Lechoneras by Viva Films. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pelikulang namamagatang Lechoneras, na kung saan isang OFW ang nanay ni Jabela dito at si Joko Diaz naman ay isang negosyanteng lechonero na nagmamanage ng kanilang negosyong lechonan. So ilang taon na nag-aabroad ang asawa niya na walang uwi-uwi sa Pilipinas para lang makaraos, alam nyo na, sa buhay pulubi. So lumaki at nagiging dalaga ang kanilang anak dito na si Jamila na walang nanay. At one day umuwi ang kanyang nanay para magstay na sa Pinas, mamuhay na sa Pinas at hindi na babalik sa ibang bansa. So ang ginawa dito ng nanay niya ay gusto niya nang kunin ang negosyo doon sa asawa niya, at gusto na niyang makipaghiwalay sa kanyang asawa dahil ang asawa niya po dito ay nang babae. Pero dahil nga sa kanilang anak na naging dalaga na mahal na mahal niya, hiniwalayan niya yung babae at nagpakatino dito si Joko Diaz dahil sa kanilang anak na si Jamela Obispo dito. So ang nangyari, gusto niyang humingi ng chance sa kanyang asawa pero hindi na siya binigyan ng chance ng kanyang asawa. Kaya ang asawa na niya ang nagmamanage ng kanilang negosyo. At sinabi niya kay Joko, kung gusto mong maging party pa rin ng ating negosyo, ay magiging isa ka na lang tauhan at hindi na ikaw ang mamay-ari nito. So dahil sa anak nga, pumayag si Joko sa setup na yon, na siya na lang ang magmamanage ng kanilang mga tauhan at hindi na siya yung talagang may-ari ng kanilang negosyo, kundi ang asawa niya. Kasi yung asawa naman talaga niya ang may puhunan doon. Ang sa kanya lang ay siya yung nagtimpla at nagpalago ng kanilang negosyo. At one day, may nag-a-apply na trabaho na isang lechonero kasi nga kulang sila ng tauhan, malakas yung kanilang negosyo, at yung isang tauhan nila ay nagnakaw kaya pinaalis, kaya kulang sila sa tauhan. Kaya yung tauhan na nag-apply noon ay hindi nila alam na yung palang lalaki na yun ay jowa ng kanyang nanay. So nalaman ng anak na si Jamila na ang nanay niya pala ay matagal na palang dumating sa Pilipinas. Ilang araw na sa Pilipinas pero now lang daw nagpapakita sa kanila. So may iba talagang ang kanyang mama. So sa isip niya, may jowa si nanay, may pinuntahang iba si nanay. So ilang istorya naman naging close dito si Jamila at saka yung bagong lechonero na hindi niya alam yun pala ang boyfriend ng kanyang nanay. So ang nangyari, patago-tago yung boyfriend at saka yung nanay niya na magbakbakan tuwing gabi. So patago, palihim ang kanilang pagbakbakan para walang makakita. Pero hindi nila alam nakita ito ng tatlong lechonero nung nagbakbakan sila. Kaya sinabi ng tatlong lechonero, kaya pala, ano ka pala, gusto mo palang tuhugin yung mag-ina. Pero mas gusto mo yung ina kasi nga yun ang may pera. Kasi yung lalaki na yun, mayroon din gusto kay Jamila. At nagplano si Jamila na gumawa ng paraan para may pakita sa kanyang nanay na yung lalaki na yun ay pera lang ang habol sa kanya. So ang ginawa ni Jamila ay sinudus niya yung lalaki para may pakita sa kanyang nanay na hindi naman totoong in love yung lalaki sa kanyang nanay, kundi pera lang ang habol. Pero yung plano na yun ay hindi natuloy-tuloy kasi nung sinidos niya yung lalaki, ang nangyari ay parang ginahasa siya ng lalaki at nabaliktad na wala sa plano niya ba na yun ang totoong mangyayari. Ayaw maniwala ng kanyang nanay na ni-rape siya ng boyfriend na to. Ang alam ng nanay niya ay siya ang unang nagpakita ng motibo doon sa boyfriend ng kanyang nanay. Kaya nagalit ang kanyang nanay at nag-away sila ng kanyang nanay at pinalaya siya. Kaso hindi siya lumayas, bagkus pinakita pa rin niya na
Iba ang ugali ng kanyang boyfriend. So naabutan ng nanay niya na may nangyari sa kanila ng lalaki na yon, kasi for how many times kasi na may mangyayari sa kanila pero wala lang siya. So that time may nangyari sa kanila at nakita ng nanay niya kung gaano siya pinagsamantalahan ng lalaki na yon. So nagalit yung nanay niya at nag-aaway sila nung boyfriend, kasi yung boyfriend na yon hingi nang hingi din ng pera, kasi padala dito padala doon sa pamilya ng boyfriend niya. So parang na yung nanay niya ba, natotoo pala yung sinabi ng anak ko. So nag-away sila ng gabing yun. Kaso nung gabing ding yun ay namatay yung si Mrs., namatay yung nanay niya kasi nga pinatay ng boyfriend na yon. So nung umuwi yung babae, pinuntahan niya yung tatay niya, kasi yung tatay niya nasa kabilang building lang naman. Pinuntahan niya, nalaman ng tatay niya na ginahasa yung paborito niyang anak, yung pinakamahal niya yung anak. Hindi matanggap-tanggap ng tatay noon, kaya ang ginawa, pinuntahan niya yung lalaki, nakasalubong niya yung lalaki, naduguan. So iba na yung takbo ng utak ng tatay niya. So nagrambulan sila, nag-anuhan sila ng lalaki na yon. So ang nangyari ay natuhog yung lalaki doon sa bambo na lechon, kasi hambugiro kasi yung lalaki na yun eh. Grabe yun, kahambog. So natusok siya sa bambo stick. So ang ginawa ng tatay ni Jamila, alam nyo kung anong ginawa? Kasi nung nagpatayan sila, nagsuntukan sila, yung tatay niya eh parang pildi sana yun si Joko dito, kasi nga si Joko dito parang half paralyzed. Kaso ang nangyari is mauta kasi si Joko, na tusok yun sa kawayan. Ang ginawa ni Joko Diaz ay alam nyo na, nilechon niya yung lalaki na siyang dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya, kasi namatay yung misis niya, yung anak niya wala ng future kasi nga inano niya, ginahasa ng lalaki na yon. So parang nagdalaba ng buwisit ang lalaki na yon. So ang nangyari is nilitsyon. Yung nakita niyong video na sumuka dito si Jamila, yon yung pinakalas na pangyayari na kung saan naabutan ni Jamila yung tatay niya na naglililitsyon at pinuntahan ng mga pulis. So nakita nila ang nilitsyon ng tatay nila is yung lalaki na yon. Kasi yung tatay niya parang ilado ba na mang lechonero, masarap maglechon, masarap magtimpla. Yun ang pangyayari na yan. So ano yung makukuha ninyo dito sa video na to is minsan kasi sa buhay pamilya, meron talaga mga trials, struggles, mga ganito, no, mga temptations. Lalo na may isang parte ng pamilya ay OFW, maasawa man to na babae o maasawa ng lalaki, meron talagang temptation. Tapos kung wala kasing communication, kusa po kasing nawawala yung love sa isa't isa, kaya yung isa ay magluko. So mahirap talaga mag OFW, no. Maganda talaga na anong pinakamaganda na kung pumasok man kayo ng pamilya, kung gusto nyo magkaroon ng pamilya, kailangan meron kayong stable job, stable financially. Dahil kung isa ay lalayo, maapektuhan at maapektuhan talaga ang inyong pamilya. Tulad ng istorya na to na Letsoneras, napakagandang istorya po na ito na aabangan ninyo sa Biba Films. Promise, hindi kayo magsawang panoorin at marami kayong matutunan, lalong-lalo na tayong mga misis na kung saan, kung hindi man tayo magbigay ng chance, mag-focus na lang tayo sa ating anak. Hindi na lang tayo mag-asawa, no? Kung makafeel man tayo ng sometimes lipog, mayroon naman sigurong paraan para mawala ang nga ganyan. Kasi minuto lang po, nawawala lang po yan. Kaysa naman habang buhay tayo, mag-sakripisyo sa mga consequences na darating sa ating buhay pag nangyari ang mga ganito. So sana may natutunan kayong kunting kaalaman sa title na to, sa galing sa Biba Films.
So abangan nyo po yan. Napakagandang istorya po yan. Promise po, hindi kayo malulugi sa binabayad ninyo sa sinihan. Dahil the best po ang Letsoneras ng Viva Films. So yan lang po ang aking ma-share. So sana manood kayo mga ka-reels, mga ka-FB, mga ka-YouTube at ano pa man. At don't forget na i-share nyo naman ang aking ang aking video kahit pangit ang aking boses. So God bless po sa ating lahat mga Ludie.